Bagaman tila nawaglit sandali ang COVID-19 pandemic dahil sa nalalapit na halalan ngayong taon, hindi napakampante ang bayan ng Kamalanyugan sa pangunguna ng Municipal Health Office nito. Sa katunayan, wala silang humpay sa pagsulong at pagkampanya ng pagbabakuna laban sa COVID-19, lalo na sa mga batang may edad 5 hanggang 11. Nitongang Mayo 2 taong kasalukuyan, sa pangunguna ni Dr. Desiree Gracia Kasaway Bulawitan, Municipal Health Officer ng RHU Kamalanyugan, matagumpay na isinagawa at naging makulay ang float parade ng mga batang nabakunahan na. Ito ay nilahukan ng iba't ibang mga barangay sa nasabing bayan. Bawat barangay ay nagdisenyo ng kani-kaniyang mga float na siyang sinakyan ng mga batang bakunado. Amin pong inulunsad itong ating float parade para sa ating mga bakunadong chikitings, kasi ang aim po natin is maparami pa ang ating mababakunahang mga chikitings. As of now kasi sa ating 3,600 mahigit na mga bata na nakalista para bakunahan natin, nasa 1,000 mahigit pa lang tayo. So nasa mga 16% pa lang. So ang layo-layo pa natin. So ito ang aim natin, na ipapakita sa mga nanay na ang baksin natin ay epektibo at kailangan natin ito para sa pag face-to-face ng mga bata. Kaya hopefully after nitong event namin na ito, maparami natin ang magpapaboku ng mga chikiting. Isa sa mga masayang nakilahok sa float parade ay si Xander Ethan Bulawitan. Ako po si Xander Ethan. Ako po nagpapabakuna para maiwasan po ang COVID at tapos magka-pag-face-to-face. Sana po yung mga ibang mga Pagkatapos ng parada ay nagkaroon ng maikling programa kung saan ay binigyang parangal ang mga may pinakamagandang float at nabigay rin ng RHU staff ng mga pagkain at tokens sa lahat ng mga batang nakilahok. Hindi nagsasawa ang MHO Kamalanyugan sa pagpapaalaala ukol sa kahalagahan ng pagbabakuna upang maingatan ang kalusugan ng bawat isa. Mula rito sa Kamalanyugan, Cagayan, Joanne Talosi, matatag, matapang, matapat.